Yam ay muling binalikan ng abogada ang nangyari noong January 22, 2014 na ika niya ay malaking butas sa kampo ni Denis Cornejo. Ayon sa kanya, more than 8 years ago ay naging biktima si Vong sa isang krimen na siya'y binugbog, sinaktan at kinitilan ng pera. Ang pagpresenta di umano ng kabilang kampo ng mga witness na pulis ay isang napakalaking bala sa kanila dahil may counter affidavit ang mga ito laban kina Denis Cornejo na nasabi noong Lunes, October 17 na nagpresenta di umano si Police Officer Laureto ng Southern Taguig na isang kasulatan o affidavit kung saan nakalagay doon na inaamin ng aktor na si Vong Navarro na ginahasa nga niyang dating modelo na si Denis Cornejo noong January 17, 2022 at mayroon pa di umanong lagda ni Vong. Ang buwelta naman ng kampo ni Vong na si Attorney Malongga na noong ipablatter ang mga ito sa pulisya ay nagkaroon di umano ng leverage na kung saan pilit na ipinako-confess ang aktor sa isang kasulatan na hinalay niya ang dating modelo na si Denis Cornejo at buburahin na lamang kung nakapagbayad ito. Dagdag pa niya na ginamit ng kampo nila Cedric Lee ito noong 2014 upang makalusot sa kaso. Ngunit lalo lang sila nadiin at nahatula ng guilty sa krimen. Kung kaya't sinabi ng abogada na kahit ilang witness pa ang iharap ng legal team ni Cornejo at kahit may mga position pa ang mga ito ay hinding-hindi sila matitinag dahil sa bawat sulok ng kaso ay may bala silang nakahanda para rito. Pinapakita lamang na walang ginagawa ang mga ito dahil naniniwala sila na moving in silence ang ikakabulagan ng mga kalabang kampo kapag nagkataon. Wika ni Attorney Malongga, hinahayaan lang namin sila magsalita para kapag kami nang haharap sa mga hurado at nakalahat ang mga paratang ay isang bagsakan na lamang namin itong sasagutin. At sisiguraduhin ko na hindi kami mapapahiya. Padamihin pa nilang witness nila kung gusto pa nila. Huwag lang sana pahalata sa harap ng korte na nagiging desperado ng mga ito para lang matakpan ang kasinungalingang pinaninindigan nila. Matapang na wika ng abogada. Isa pang nakikitang butas ni Attorney Malongga ay ang paiba-ibang statement ni Denise noong 2014 na kahit nananahimik ngayon ang dating modelo ay mayroon pa rin kopya di umano ang abogada na ang lahat ng kanyang pahayag sa publiko ay pawang mga kasinungalingan.